Sa panahon ngayon ay mahirap para sa mga estudyante ang walang gadget na magagamit para sa kanilang pag-aaral. Modular o kaya ay online ang sistema ng klase sa kasalukuyan dahil may banta pa rin ang COVID-19 pandemic. Si Nanay Mercy Daen, hangad na makapag-aral ng mabuti ang kanyang tatlong anak. Modular learning ang ipinatutupad sa eskwelahan ng mga anak nitong grade 5, 7 at 8. Ngunit kailangan pa rin ng electronic gadget at internet para makasabay at makasubaybay sa lahat ng ipinagagawa ng kanilang mga guro. Wala namang pambili ang mag-asawa dahil plain housewife si Nanay Mercy, habang ang asawa nito ay isang construction worker. Ani Nanay Mercy, nahihiya na rin siyang manghiram ng cellphone sa kanyang kapatid para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya nang malaman ni Nanay Mercy na ang serbisyong bayanihan ay nagbibigay ng tulong sa kapwang may pangangailangan, nag-comment siya sa social media account ng UNTV upang ilapit ang pangangailangan para sa kanyang mga anak. Nakausap siya ni Kuya Daniel Rason ng live sa programa. Okay, yan. Bibigyan kita para sa iyong anak na nag-aaral ng capsule ba? Tablet daw. Saan nag-aaral yung anak mo, Mercy? Sa Kaibiga po. Kaibiga Elementary po. Tapos Kaibiga High School po. Yun. Sige. Alam mo, talagang maraming nangangailangan ng tablet. At congratulations. At padalang ka namin ng tablet. At kinabukasan ay inihatid na sa pamilya Daen sa Caloocan City ang hiling na gadget mula sa serbisyong bayanihan. Tinatanaw na utang na loob ng mag-anak na Daen ang biyayang natanggap mula sa serbisyong bayanihan at sa bagong henerasyon party list. Nagpapasalamat po ako sa lahat po sa mga tumutulong na natatanggap po sa ayuda, lalo-lalo na po sa tablet ng anak ko. Na pang-online last niya. Papasalamat po ako kay Congressman Bernadette Herrera. Higit po sa lahat. Papasalamat po ako sa Diyos. Muli ay salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng kakayahan sa atin na makadamay sa kapwang may pangangailangan. Tayo man ay tumatanaw ng malaking utang na loob sa may kapal sa bawat pagkakataong makagawa ng mabuti sa iba. Yamang ating nauunawaan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama.